Good day, mga idol. Okay, kumusta? How's your life, mga idol? So, kumusta ang lahat? I hope nasa mabuting pangangatawan. Good health. I hope you are in good health. Pero bago po tayo magpatuloy, so before we are going to proceed, I will do shoutouts. Mayroon tayong isa shoutout na mga YouTube channel din. Kapag mayroong nag-ask ng tulong sa atin, so tutulungan natin. Okay mga idol, so shout out to Marco Francis 713 Mix Vlog. Okay, so pakibisit lang po at mag-subscribe din kayo at mag-like sa YouTube channel niya. So paki-support na lang sa YouTube channel niya mga idol. So tutulungan natin. So magaling din na technician ito. At shout out din kay Ferlisa. So paki-visit na lang po sa YouTube channel niya. Sana mag subscribe din kayo at mag like and share sa YouTube channel niya. So susuportaran din natin ito. Siya nga pala mga idol sa mga nag-subscribe dito sa aking YouTube channel. So yung mga lahat na nagsusuporta, nag-subscribe, nag-view. So galing sa puso ko mga idol. Maraming salamat. Thank you. Okay, thank you very much to those who subscribes, to views. Okay, so malaking ano na yan, malaking tulong na yan. Kasi sinusuportahan nyo ang YouTube channel ko. Okay mga idol, so sa wakas ay dumating na siya. So it's here. The sticky is here. The price is $3.90. The delivery is not included here yet. So this will cost in total $4.90. $100 is for the payment of the delivery here in our place. Okay, so let's unbox this. Well, pop. Oh, slowly. Kapit natin ito mga idol. You have to pop this. So pareho sila. Double check ko lang kasi baka ibang number. So sticky ito, malaki lang ang pagkasulat nito. Kaysa dito, maliit. Ito napakalaki. Pagkasulat 4141V. So okay. Gusto lang natin na masiguro yung okay, so ready for testing mga idol. Testing natin. Okay. Sana lang gumana tong pamalit natin kasi minsan may mga hindi gumana. Sometimes the replacement doesn't work.
So hindi gumana mga idol. May mga ano kasi na hindi gumana. It's not working. Bago pa naman ang sticky na yon. So kung i-analyze natin mga idol, bakit hindi siya gumana? So di ba hindi mag-click ang relay niya? So talaga may problema sa output. Let's try again. So wala. Record pala yung red light na yun. Pero dapat ito mga idol, nag-flash lang ito tapos mawawala. Pero ayan, naka-steady siya. So no clicking sound from the relay can be heard. So there's a problem and that is sticky. This is my first order to the seller and it's not working. I only just show to you the result. So the sticky is having a problem. So I will just remove the sticky. Okay mga idol, so dahil ang sticky na ito ay hindi gumana, so ito binaklas natin. Ito yung lumang sticky dito. Tapos ito yung bago. Baliktad. Diyan. So, modify na lang natin mga idol. So, bumili na sana ako ng bago, pero yon hindi gumana. So, mag-modify tayo. Tatanggalin natin. Ayan, tinanggal ko na yung isa dito. Tatransfer natin sa kabila. Ito na yon. Tapos itong dalawa na ito. Ito yung shorty na ito, putok ito. Itong isa. Dito siya. Wala, putok na siya. Malalaman natin na pumutok siya kasi dito sa, ayan o. Halatang may sumabog dito. So, at ito yon. Wala na, shorted na siya mga idol. Tapos sa isang channel kasi, pag may nag-short dyan, damayan na yan. Okay, so these two power transistors are already damaged. So, since this is new, but not working, so let's transfer the power transistor to the old one because the problem of this is only this right channel. The left channel are still good. So papakita ko sa inyo mga idol paano pagtanggal nito. So madali lang pagtanggal nito mga idol. Tabi muna natin to. So just put a solder paste. Sometimes this is what happened. For how many times I've been modifying an sticky because mostly maybe this is what we call as the hybrid one. So mostly if these are not working, even though they are new. But first thing we are going to do is to replace the resistor here. In this, I already removed the resistor because it is already born here. And this one also, we will remove this because this transistor was already shorted also. The transistor is there. So shorted na po siya. Okay, so we will remove that. But ang gagawin lang natin, papalitan natin ang resistor dito. Dito. So since wala tayong resistor na SMD, ito na lang gagawin natin. Ito. Okay, 180. Since in the board, these two are connected to each other. Kahit na idikit natin sila, so okay lang yan. Kahit magkadikit sila. So, hirap tayo dito sa isa kasi kadikit na.
So I will just grind this in order to fit to where they are being soldered. Okay, so i-pause ko lang muna mga idol. I-grind ko lang ito, itong dalawa na to, para magkasya sila dyan sa slot nila, kasi malalapad sila pag ikakabit natin, na hindi na magkasya. Ito, tatama na dito sa transistor na ito. So i-grind ko lang. I-pause ko lang muna mga idol. Finally, it's done. Oh, very hot. Okay mga idol, so ang next na gagawin natin dito, papalitan natin yung transistor dito. Ito na lang ang kulang ito. Pero wala tayong SMD na transistor, so... So, ito yung marking code ng transistor na yan. So, this is the marking code for the transistor. Tapos, ang equivalent nito na transistor ay 2N5401. Tapos, ang pin nito, ito yung base. Yeah. So this is the base, the emitter, and the collector. Okay. And the equivalent for 2L is 2N5401. So ito yung equivalent niya, 2N5401. Tapos ang paan yan ay ito yung emitter, ito yung base, at ito yung collector. Ganyan yung ikakabit natin dito. Okay, so kuha lang ako ng pamalit natin. Wala kasi tayong ganito. Ito lang. Okay, so hindi ko pa nakabitan dito ng transistor mga idol. Kasi tinest ko lang muna yung mga SMD na to. So, pagsagaan nyo na lang na i-check muna yung mga SMD dito. Ito lahat. So, pagdating ko dito, may shorted pang isa. Ito. So, ito shorted itong base at emitter nya. So, ang part number dito ay G1, ang marking code, G1. In an amplifier, if there is 2N5401, so expected that it is also having a pair of this, 2N5401, because 2N5401 is PNP transistor. So, what is the pair of this is 2N5551. And the 2N5551 is the NPN type of transistor, that is the pair of this. G1, so the equivalent for G1 is... 2N5551. So I will just install this transistors. I will just come back later on. Okay, so ito na siya mga idol. Yan. That's it. I already installed everything. This is the 2N5551, or the marking code is G1, and this is the 2N5401. The marking code is in the SDMD is 2L. Okay, so ang gagamitin kong cover dito mga idol ay ito, kasi pag itong original nya ito may mga nakalagay na metal, so there are metals here, it's hard for us to close. So what I'm going to use as cover is this one, the new one, because there's no metal here and it really fit. Okay, so ikakabit ko ito. Okay, so ito, kung napapansin nyo sa video, hindi ko pinutol. So, I will never cut the 3 pins, pin number 13, 14, and 15. Why? It is because if in case that the new one will never work.
Kasi pag pinutol natin ito, magdudugtong na naman tayo kung sakaling hindi gumana yung replacement. Okay, so I didn't cut the 3 pins in case that the replacement never work, so we can still use the pins. Okay, so let's do testing. I will plug this unit. So, okay. So, I already connect the antenna and the speaker. So, may antenna at speaker na po ito. Nakabitan ko na. So, i-turn on natin. Sana gumana lang ito. Para naman mabawasan yung pagod natin. Hopefully, this unit will work. Okay, let's turn this thing on. There you go. The relay clicks. And we tune this to the radio station. So this is the normal operation of the unit. So the red light displayed then goes out. Let's turn the volume. Klaseng ingredients giusa sa usa ka kape ang nabaksan ni Timan Coffee wa kay anay. Okay, so hanap lang tayo ng ibang radio station kasi nagbibinta ng kape yung FM ito. So nagbibinta sila ng kape. Hanap lang tayo ng iba, yung may music. Ah, ito. So gumana na. Tapos normal na siya. Okay. So nagawa din natin. Okay, so it works normally. Let's transfer the speaker to the other channel. Okay, na-transfer ko na. So, i-volume natin. So, gumana din. Both channels are working normally. Okay, so gumana na siya mga idol. Okay, so my advice to anybody who will try to modify the sticky. Ang sikreto dyan, huwag kayong magkamali kahit isa lang. Kasi kapag may mali dyan na isa, hindi talaga gumana ang unit. Okay? So if you try to modify an sticky, so just make it sure that you will never interchange the pins. Like for example, in substituting the
SMD into, or what we call as the regular size of the transistor. Okay, so don't forget and be sure not to interchange them or to connect them wrongly. Okay, so just make it sure, slowly but surely. Okay, yan lang ang advice ko mga idol, kasi kapag nagkakamali kayo ng isa lang, hindi talaga gumagana ang unit. Okay, so hanggang sa muli mga idol. Bye-bye!